at mga ka-money magnet, dahil rito na naman tayo para sa mga papaswerteng hatid. At sa araw na to, nais nyo bang makawala sa mga chismos sa inyong kapitbahay? Nais nyo bang makawala sa mga inggiterang kapitbahay? Nais nyo bang makawala sa pag-uugali na hindi maganda ng iyong asawa o maging ng iyong mga anak? Gusto mo bang bumait ang asawa mo? Gusto mo bang bumait ang iyong anak mo? Narito na ang proseso ng isang ritual na makatutulong para ang mga taong nakapaligid sa iyo ay maging mabait, matanggal ang sumpa at higit sa lahat, hindi ka na nila magugulo o maiinis sa buhay. Sapagkat matutulungan ka ng ritual na to na ang iyong kapaligiran ay maging maaliwalas, maganda at makabuluhan. Ang simpleng ritual na gagawin natin ay gagamit lamang tayo ng asin at ng sili. 3 piraso ng sili at konting asin lang naman na ilalagay sa baso. Pagkatapos ay itusok mo lamang ang sili. 3 piraso lang po. Ito po'y magandang gawin ng mga taong madalas na i-scam, yung mga taong madalas na loloko, yung mga taong madalas na tichismis dahil napakaraming chismosa sa kabahayan at kapaligiran mo, o yung mga taong madalas na iinis sa mga anak dahil hindi sila sumusunod at gusto mong maging mabait ang anak mo at maging loyal at mabaitin ang asawa mo. Kung kaya't narito na ang pampaswerteng ritual at pagtulong para sa ating mga problema ay masolusyonan. Asin at sili lamang. Alam mo bang ang asin ay talaga namang pangtanggal ng lahat ng klase ng negatibong enerhiya? Kung anumang negatibong enerhiya ang nakapaligid sa'yo, ay matutulungan ka ng asin para nang sa ganun sila ay lumubay at umalis at maging magaang ang buhay mo. Kapag nakagawa ka na ng isang ritual na katulad nito, saan mo to dapat ilagay? Una, depende sa problema mo. Kung ang pinoproblema mo ay ang napakarami mong chismosang kapitbahay na madalas inggitera pa at naiinggit sa kung anong meron ka. Kung gusto mo silang lumubay at mawala sa iyong paningin at ibig sabihin, mabawasan ang kachismis sa nila, mahigop ang mga ginagawa nilang kamalasan sa buhay mo, simple lamang ang gagawin natin sa ritual na to. Ilalagay mo lamang to sa entrance door. Kung mayroon kayong lalagyanan ng paso na may halaman, ipapatong mo lang yan doon. Para sa ganun, lahat ng mga negatibong enerhiyang lumalabas sa bibig ng iyong mga kalaban o yung mga kaaway, lalo pat mga chismosa, ay makontrol, makontra at maalis ng pampaswerteng ritual na katulad nito. Hindi lang basta't pampaswerte, hihigupin pa niyan ang mga chismosang bibig ng iyong mga kapitbahay. Kung nais mo naman, ang problema mo naman ay gusto mong bumait ang iyong anak, palaging sumusuway at hindi sumusunod sa iyong kagustuhan. Madalas lumalaban. Gusto mo pang mababait ang iyong anak? Saan mo to dapat ilagay? Sa lalagay mo lamang to sa kanilang kwarto. Kung sino man sa anak mo ang sumasalbay sa iyo. Ibig sabihin, kung sino man sa mga anak mo ang sumapalasagot, yung hindi sumusunod, yung talagang tipong pasaway, maglagay ka lang ng asin at ng sili na ganitong proseso sa gilid ng higaan ng anak mong pasaway. Para sa ganun, alam naman natin na ang asin ay umihigop ng negative energy. Ganun din naman ang sili, hihigupin nila ang lahat ng mga masasamang enerhiya na meron sa anak mo. Maaaring nadala niya yan dahil meron siyang mga barkada na hindi maganda. Minsan po kasi, dapat inaalam din natin kung anong uring kaibigan meron ng mga anak niyo. Kasi kahit maganda ang pagpapalaki nyo sa kanila, kapag naliligiran naman sila ng mga batang pasaway din, kung anong nakikita nila sa mga bata na yun, maa-adapt po nila. Kaya minsan, pakaingatan din po natin yung mga anak natin. Bantayan din po natin, kahit gaano po kayo kabisi. Bigyan nyo ng panahon, bigyan nyo ng atensyon ang yung mga anak, para hindi po sila maligaw ng landas. Kasi kung kayo ay busy sa pagpapayaman, pero napabayaan nyo naman ang iyong mga anak, wala rin silbi ang kayamanang kikitain nyo
kung ang anak nyo naman ay naligaw ng landas, kaya dapat balanse lang po. Magpayaman kayo, at the same time, magkaroon pa rin kayo ng oras para sa mga anak nyo. Kasi pag naramdaman nila ang presensya nyo, pag naramdaman nila ang pagmamahal nyo, paniguradong hindi sila maghahanap ng bagay na yon sa ibang tao. Dahil makokontento na sila sa pagmamahal pa lang na binibigay nyo. Pero kung talagang wala ng pag-asa yung anak nyo at sobrang pasaway, lagyan nyo po nitong pambaswerteng ritual na to. At ito yung makakapagdulot din ng enerhiyang maganda sa loob ng kwarto niya. Para yung mga problema na pinagdadaanan ng anak mo, yung pagsagot-sagot niya ay mabawasan, mahigop ng negative energy sa katawan niya ng asin at ng sili. Para naman mapagtagumpayan nyo ang pagpapalaki nyo sa anak nyo na magkaroon ng isang anak na masunurin at isang anak na mapagmahal sa magulang. Dahil bilang mga magulang, tulad natin, nagnanais tayo na magkaroon ng isang mabait na anak, masunurin at mapagmahal. Kaya dapat natin gawin ang mga dapat natin gawin na proseso na sinabi ko sa inyo para sa ganun hindi sila maligaw ng landas at habang maaga ay mabantayan nyo na ang lahat ng bagay na ginagawa nila, maganda man yan o hindi, para kung hindi maganda, maturuan nyo ng leksyon o mabigyan nyo ng leksyon para anong dapat gawin ay maputol agad. Kung maganda naman yan, ay dapat nating pakikatuwa. At yun po ang gagawin natin dito. Itatabi lamang po natin to sa higaan ng ating mga anak para sila ay magkaroon ng isang pagpalang araw at mas magandang araw at maging masunurin at mabait na anak. So kung ang problema nyo naman ay pagdating sa inyong asawa na namumugad ng iba o yung asawa nyo nagpabaero, hindi nagbibigay ng sahod, sugarol, ganito rin po ang ilagay nyo. Kapag ang problema nyo naman ay asawa nyo, ilalagay nyo to sa gilid ng higaan ng asawa nyo para masipsip din ang lahat ng negative energy sa mga asawa nyo nang sa ganun maging loyal sila, maging mabait sa inyo, maging masunurin, mapagmahal, at ibigay ang lahat ng sahod sa ating mga asawa. Entrega, entrega, ganun talaga, diba? Pag ang asawa, dapat iniintrega ang lahat ng sahod. Okay? So, yan lang po ang gagawin natin mga kamani magnet para ang mga taong nasa kapaligiran natin ay maging maganda ang takbo ng buhay at hindi maging pasaway. Kung mga chismos ang problema natin ay masipsip ang mga negatibong nilalabas nila sa kanilang mga bibig at maging maganda rin ang pasok ng ating mga chismis-chismisan dyan ay maalis. At yan nga mga kamani magnet ang mapaswerteng ritual natin sa araw na to. Tandaan lamang na ito'y gabay lamang, manatili pa rin tayong nananalangin kumikilos para tayo ay magtagumpay. Thank you very much mga kamani magnet!